Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Brenda, hindi ko na siya nakitang bumalik sa mansyon. Ayoko ring mag-cross pang muli ang landas namin dahil tiyak na panibagong insulto na naman ang maririnig ko. Hindi pa ako handa sa susunod na namang paghahamak at pangmamalaiit niya. Iniiwasan ko ring makasama si Hans. Minsan na lang ako sumama sa kanya at nag-iisip ka agad ng mga palusot upang maiwan rito sa mansyon. Ayoko lang nasugurin at awayin na naman ni Brenda. Come on, Samantha. Samahan mo na ako. Sa loob ka lang naman ng sasakyan habang naghihintay sa akin. Pangungulit niya ngayong hapon. Gusto ko na talagang itanong kung anong meron sa presensya ko. Lalo't mananatili lang din ako sa sasakyan. Kapag nasa biyahe, hindi rin naman kami nakikibuan o nag-uusap ng matagal. Nagkakatinginan lang sa rearview mirror, pero iniiwas rin kaagad ang mata sa isa't isa. Huwag mo na ngayon, Hans. Masakit kasi ang mata ko. Pagdadahilan ko na sana'y paniwalaan niya. Mauubusan talaga ako ng rason nito. Kung araw-araw niya akong yayayain at tatanggi sa bawat anyayang yun. Siguro, dapat na kitang ipa-check up. Napapansin kong ang dami mong sakit. Last time na sumama ka sa akin, ay yung nasagot mo ang tawag ni Raymond. Sigurado ka bang wala talaga siyang sinabi sa'yo? Paninigurado niya. Wala. Hindi ko rin alam kung bakit ang daming sumasakit sa akin. Tahimik akong humiling na sana'y maniwala siya. Hindi na kita pipilitin, Samantha. Mas mabuti sigurong magpahinga ka na lang dito. Tuluyan na siyang sumuko at lihim naman ako nagpasalamat na hinayaan na niya ako. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na siya. Nakakapagod din ang harap-harapang pagsisinungaling ko sa kanya. Alam na kaya ni Brenda na nagpapanggap lang kaming dalawa ni Hans na ang lahat ng ito ay peke. Ang relasyon namin ay isang ilusyon. Malamang, sinabihan na siya ni Hans. Dahil hindi ganun ang asta niya kung wala siyang alam. Dapat lang talagang iwasan ko na siya. Kapag nagkataon, baka sa harap ng maraming tao pa ako mapahiya. Pero nasa kontrata namin ni Hans na walang pwedeng makaalam sa kasunduan namin. Baka tuluyan na rin siyang nagkagusto kay Brenda, kaya nasabi na niya ang lahat-lahat. Nahilamos ko ang aking sariling palad. Wala na bang mas gugulo pa sa isip ko? Dapat bang magtanong na ako kay Hans para matahimik na ako sa libu-libong iniisip? Nagulat ako dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas. Pumasok si Cathy na may dalang malaking kahon at maingat itong inilapag sa kama. Ako ang nag-receive nito. Samantha, hindi na kita tinawag kasi akala ko natutulog ka. Paliwanag niya. Ano ang laman ng box at sino ang nagpadala? Tanong ko naman habang tinutulungan siyang buksan ang kahon. Tinitigan ko ang card at galing yun kay Sir Hans. Kibit-balikat niyang sabi. Pareho kaming natahimik at namangha nang makita ang laman ng box. Puting gown at isang pares ng high-heeled sandal. May accessories din kasama. Wow! Tanging nasabi ni Cathy. Samantalang ako'y hindi naman nakapagsalita.
Sinadya ko talagang sumabay kay Hans hapunan para personal na makapagpasalamat sa kanya. Salamat nga pala dun sa damit. Basag ko sa katahimikan. You like it? Oo, sobrang ganda. Puri ko naman. Yun ang susuotin mo sa party ni Brenda. Wala ka na talagang maiiraso na hindi mo ako masasamahan. Pero ikaw lang naman ang invited doon. Mahinang usal ko. I can bring anybody, sabi ni Governor. Saka, alam naman ni Brenda na kasama kita, sabi niya bago uminom ng tubig. Hindi na ako nakipagtalo dahil alam kong hindi rin naman ako mananalo. At ngayon na ang gabi ng party ni Brenda. May media pang inimbita para i-cover ang party. May ilang local na magazine ring maglalathala tungkol sa kanyang party. Sa pagkakakilala ko sa babae, hindi niya gugustuhin may mapipintas ang tao sa kanya. Alas 6 ng gabi, tutulak na kami papunta kina Governor. Kaya alas 4 pa lang ng hapon ay inayusan ako ni Cathy. Nagkumpulan kami sa harap ng salamin habang tinitingnan naman ni Katrina kung may gusot ba ang damit na susuotin ko. Habang si Josie naman ang nagsusuklay ng aking mahabang buhok. Wala na namang dapat ayusin sa'yo, Samantha. Kung ako o may mukhang ganito, tatapikin ko lang ang magkabila kong pisngi at may instant blush on ako. Natatawang sabi ni Nena habang nilalagyan ako ng foundation. Light makeup lang kasi yung bagay sa'yo. Simpleng maganda, sabi ni Cathy. Kayo nang bahala sa mukha ko. Pakiusap ko naman sa kanila. Ang humble talaga nito, sabi ni Josie at inamoy ang aking buhok. Dapat sa kasal ninyo, kukuha ka na ng makeup artist kasi hindi na kami pwede dahil magiging abay mo kami. Sabay-sabay na tayong aayusan. Nangangarap na sabat ni Katrina. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Dahil sa huling sinabi ni Katrina, kasal, hindi na kami aabot sa ganun. Hindi magtatagal, mawawalan din ako ng silbi kay Hans. Mangyayari din lahat ang sinabi ni Brenda. Mamaya, alam ko na ang mangyayari sa akin sa party. Si Brenda, kapit na kapit sa braso ni Hans habang magkasama silang naglilibot at kinakausap ang mga bisita na parang sila ang may mga relasyon. Samantalang ako, nandun lang sa kilid at nakaupo habang nakikinig sa usapan ng ibang mga nag-uusap na mga bisita. Huwag kang iiyak. Hirap na ako sa paglalagay ng eyeliner sa singkit mong mata tapos buburahin lang ng luha mo. Saway sa akin ni Cathy. Pinigilan ko na lang ang emosyong naiipon sa aking dibdib. Malapit na silang matapos sa pag-aayos nang tumunog ang cellphone dahil sa tawag ni Hans. Samantha, dadaanan na lang kita mamaya. Kailangan ko pa kasing pumunta sa rancho dahil manganganak daw ang isang kabayo. Sisiguraduhin ko lang na tama ang pag-aalaga nila. Paano yan? Nakabihis ka na ba? Baka madumihan ka. Nag-aalala ko namang sabi. Uhubarin ko na lang ang tuxedo ko. Hindi naman ako gagalaw ng kahit ano. Itingin lang at magbibigay ng instruction sa mga trabahador. Sagot ni Hans at tinapos na ang tawag. Malapit nang mag-alas 6 ng gabi, pero hindi pa bumabalik si Hans. Hindi na rin siya muli tumawag. Bumaba na ako sa sala upang maghintay sa kanya. Maya't maya, nagtatanong si Nakati kung nasa na daw si Hans. Pinapagaan nilang pinapagaan ang aking loob at hintayin na lang ang lalaki
Dahil tiyak na matatagalan ito, halot may tinatapos pa na gawain. Ayaw ko ring tawagan siya dahil baka makaistorbo ako kung ano man ang kanyang ginagawa. Bandang alas 7 na nung dumating si Miko. Nagpupuyos ako sa galit dahil sa kanyang sinabi. Samantha, pinapasundo ka ni Hans. Nauna na siya kasi kina Governor. Dinaanan pa kasi niya si Brenda sa cake shop. Saad ni Miko pagkapasok niya. Hindi naman ako nakasagot. Bakit kailangan siya pang sumundo kay Brenda? Si Brenda, naisipan niyang sunduin? At iba ang maghahatid sa akin? Parang bombang sunod-sunod na sumabog sa aking isip ang mga tanong. Kanina pa ba siya doon? Naiinis kong wika. Kibit-balikat lang ang naging tugon ni Miko. Kung kanina pa siya doon, sana tumawag o hindi kayo nag-text yan ng mas maaga. Para akong tanga na naghihintay. Pero ang hinihintay ko, nandun na pala sa pupuntahan namin. Napalakas yata ang boses ko, kaya nagsilabasan si Nakati mula sa kusina. Nasaan na si Sir? Nag-aalalang tanong ni Kati. Nandun na sa party? Sagot naman ni Miko. Nauna na siya. Hindi ba't dadaanan ka niya rito, Samantha? Tanong naman ni Josie. Tuluyan na ako na wala ng gana. Pinagsisisihan ko kung bakit pumayag pa akong sumama sa kanya. Laglag ang aking balikat na umakyat pabalik ng kwarto. Pakisabi kay Hans, hindi na lang ako tutuloy sa party. Pinilit kong pakalmahin ang sarili dahil maiiyak na naman ako. Wala akong pakialam kung ano ang magiging reaksyon niya sa hindi ko pagsunod sa kanya ngayon. Nagsasawa na akong intindihin siya. Pero kahit kailan, hindi naman niya ako inintindi. Wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman ko kung sakaling ibang babae ang kasama niya habang ako ang ipinakikilala niyang girlfriend. Hindi naman siguro masama kung minsan ay sarili ko naman ang isipin ko. Pero hindi nila ako pinabayaan at sinundan ako rito sa kwarto. Samantha, ayos ka lang. Ano ba naman kasi ang nakain ni Sir at bakit iniwan ka niya rito? Samantalang nagawa naman yung sunduin ng Bruhildang Brenda na yun. Mahinang sabi ni Katrina. Mapait ang mga ngiti na tiningnan ko siya. Ang tanging naisagot ko, pinahid ko agad ang isang butil ng luhang nalalaglag sa aking pisngi. Siguro nakita nila iyon, kaya nilapitan nila ako at niyakap. Mas lalo pa yata akong maiiyak sa ginawa nila. Labis ako natutuwa at nagpapasalamat dahil meron akong kaibigan na kagaya nila. Magsama nga silang dalawa dun sa party ng bruha. Balikta rin man niya ang mundo. Mas maganda at mas mabait ka kaysa sa Brenda na yun. Pang-alo naman ni Josie nang kumalas na sila sa pagkakayakap sa amin. May munti na akong ngiti sa labi nang mag-angat ng tingin sa kanila. Teka, bakit parang nakabihis din kayo? Una ko naman sa mga suot nilang damit. Halatang may lakad sila. Since busy ka nitong nagdaang mga araw, hindi na namin nasabi na may pa-Thanksgiving party pala sa bagong bahay ni na Carlito. Sabay na rin sa kanilang house blessings kaya invited kami. Pinadala niya kay Josie kahapon ang mga invitation. Paliwanag ni Kati. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Siguradong matutuwa siya kapag makakapunta ka. Kumbinsi sa akin ni Josie. Pero kayo lang naman ang may invitation. Malungkot kong sagot. Anong wala? Siyempre nagbabaka sakali si Carlito
na makakapunta ka kaya, meron din sa'yo. Walang dahilan na hindi ka makakasama sa amin. Si Katrina ang sumagot. Mahintay niyo pa ba ako? Magpapalit lang ako. Ako na ang pipili ng susuotin mo. At kinalkal ni Cathy ang aking cabinet. Ito ang suotin mo, Samantha. Huwag mo nalang burahin ang makeup mo kasi babagay pa rin yan sa damit na to. Saad niya at ibinigay sa akin ang nakahanger na kulay pulang bestida. Nagpalit ako kaagad, saka nagpahatid sa bahay ni na Carlito. Nagahapunan ang mga bisita pagdating namin. Mabuti na lang ay abala ang lahat dahil hindi kami masyado nakakuha ng atensyon. Samantha, nandito ka? Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Carlito. Oo, malungkot naman kung maiiwan ako sa mansyon kaya sumama na ako sa kanila. Maiwan? Ano palang nangyari sa party ng anak ni Governor? Akala ko dadalo kayong dalawa ni Hans. Puno ng pagtatakang tanong niya. Huwag na lang nating pag-usapan. May tipid ng ngiti sa aking labi. Ang importante, nandito si Samantha. Pagsalo naman ni Cathy sa akin. Alam na niyang masisira lang ang gabi ko kung patuloy na mapag-uusapan ang party ni Brenda. Tumango si Carlito bago kami iginiya sa mesang nakalaan para sa amin. Kumain lang kayo at tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Pupuntahan ko lang ang ibang bisita. Wika nito bago umalis. Sino ba ang mag-aakalang ganito kalayo ang naabot ni Carlito? Mula sa pagiging squatter malapit sa palengke, sa sirasirang tindahan ng byuda niyang nanay. Ngayon, isa na sa pinakamoderno ang bahay nila sa bayan namin. May kainan malapit sa palengke at may bagong sasakyan. Tiningnan ko siya mula rito sa aking pwesto. Sobrang kisig, kahit simpleng polo at pantalon lang ang suot. Natulala ako nang pumasok si Hans sa aking isipan. Ako kaya? Naiisip kaya niya ako ngayon? Kung ang kagaya ni Brenda ang makalingkis sa kanyang braso, lahat siguro ng tao sa mundo makakalimutan niya, pati ako. May sinabi ang host ng party, pero hindi ko narinig ng mabuti dahil lumilipad ang aking diwa. Nakita ko si Carlito na papalapit sa mesa ko. Lahat ng mga mata, napako sa amin at sinundan ng aming mga galaw. Anong nangyayari? Mahinang bulong ko. Bingi! Ang sabi, sisimulan ang program sa pamamagitan ng pagsayaw. Dahil para kay Carlito ang party na to, kaya siya at ang mapipili niyang kapareha ang unang sasayaw, saka susundan ng mga bisita. Bulong pabalik ni Cathy. Kinabahan ako sa titigan namin ni Carlito. Hanggang sa makarating siya sa harapan ko at naglahad ng kamay sa akin. May I have the first dance? Nabigla ako at hindi makagalaw. Ang dami-daming babae rito. Bakit ako pa ang nakita niya? Hindi pa niya binabawi ang kamay at hinihintay ang aking sagot. Makuhulugan ang tingin ni Cathy. Naramdaman ko ang dulo ng kanyang sapatos na sumasagi sa aking tuhod. Pasimpleng naghahatid ng mensahe na huwag ipahiya ang lalaki. Hindi ko naman siya magawang tanggihan. Kaya inabot ko ang kamay nito at sumama sa kanya sa gitna ng bakuran para sumayaw. Tumugtog ang mahinang musika kasabay ng pagdampi ng maiinit niyang palad sa aking bewang. Pinagpahinga ko naman ang mga sariling palad sa kanyang magkabilang balikat bago kami nagkatitigan. You're so beautiful, Samantha. At natawa ito sa sariling sinabi. Nagyuko ako ng ulo
Hindi dahil masaya ako sa papuri niya, pero nahihiya ako dahil wala ako maipangangako o maisasagot sa kanyang sinabi. Ang ganda ng bahay ninyo. Pinuri ko ang bahay pagkatapos ng mabilis ang pagsuri ng aking mata. Gusto kong ibahin ang takbo ng anumang usapan. May inspirasyon kasi ako sa lahat ng to. Nakakalungkot lang. Dahil pagbalik ko, huli na pala. Dahil tiki na siya. Kahit may ngiti ang kanyang mukha, alam kong malayo doon ang tunay na nararamdaman niya. Carlito, napag-usapan na natin to. Please, Samantha, kahit ngayong gabi lang, huwag mo munang banggitin ang pangalan niya. Kahit ngayong gabi lang, iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako, na ngayong gabi ako ang pinipili mo. Pakiusap niya. Kahit ako nasasaktan sa pakiusap na yun. Kung natuturuan lang ang puso, walang dahilan para hindi ko mahalin si Carlito. Pero minsan, hindi mo rin maintindihan ang pag-ibig. Tuluyan ko na siyang niyakap. Hindi ko man siya maaaring mahalin. Higit pa sa kaibigan, pero isa siya sa mga taong mahalaga sa akin. Nararamdaman ko lumuluwag ang pagyakap niya at hinawakan ang aking mukha. Puno ng pag-iingat at pagmamahal. Hindi na ito ginagawa ng isang normal na magkaibigan. Naalala ko si Hans at ang mga taong nakatingin sa amin ngayon. Pilit kong inilayo ang sarili mula kay Carlito. Pero mahigpit niya akong hinawakan sa magkabilang balikat. Unti-unti niyang ibinaba ang mukha papalapit sa akin. At bago pa man dumampi ang labi niya sa akin, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Napasubsob siya sa mesa at nabasag ang iilang mga baso at platong nakalagay. Lalapitan pa sana siya ulit ni Hans, pero may mga tao nang pumigil at tinulungan si Carlito. Nakita ko si Miko na humawak din kay Hans. Hans, tama na! Ano bang problema mo? Sigaw ko at hinila ang kanyang braso. Binalingan niya ako at nakakatakot ang kanyang itsura. Mas nakakatakot pa kaysa nung nakita kami sa palaisdaan. Hinawakan niya ako sa palapulsuhan at hinila palabas. Kusa namang nagbigay ng daan ang mga tao na nakatingin sa amin. Nahahawi na sila bago pa magsalita ang aking kasama. Bago kami tuluyang makalabas, nilingon ko si Carlito na may pinapahid na dugo sa gilid ng kanyang labi. Binuksan niya ang passenger seat at saka nagsalita. Get in. Sobrang lamig ng boses ni Hans. Kung ano man ang sasabihin ko'y bigla kong nakalimutan. Base sa boses niya, alam kong galit na galit siya. At dito na po nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 17 ng kwentong The Billionaire's Proposal. Maraming salamat po!